fighters holding professional record. 17 wins, 2 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, presenting the Pride of Ireland and the number 3 ranked featherweight fighter in the world, the NotoRious Conor! What's up guys and welcome back sa channel natin. Sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang naputol nating usapan tungkol sa buhay ni Conor McGregor. Sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 ay maaari lamang pong panoodin nyo po muna para masubaybayan natin ang kwento niya. Bago ko po simulan ang kwentong ito ay i-click nyo po muna ang subscribe button at syempre i-hit nyo na din po ang notification bell para lagi kayong updated sa paglabas ng aking mga videos. At kung tapos nyo na pong gawin ay sisimulan na natin. Nakaraan ay napag-usapan natin kung paano nakapasok si Conor McGregor sa UFC at ano ang buhay niya bago ito. At natapos tayo noong nakalaban ni Conor McGregor si Aldo. Anyway, matapos ni Aldo ay nakalaban ni Conor si Nate Diaz na nagbigay sa kanya ng pagkatalo. At si Nate ang pumigil sa sunod-sunod na pagkapanalo ni Conor. Humanga ako kay Conor sa pagkatalong ito. Hindi kasi ito gumawa ng alibi pagkos ay tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Ika ni Conor ay nataranta daw siya ng machoke siya ni Nate. Wala nang choice si Conor kundi ang mag-tap at tanggapin ang kanyang pagkatalo. Ngunit natalo man si Conor ay muli silang nagtuos ni Nate noong August 20, 2016. 5 buwan matapos ang huli nilang laban. Naging madugo at dikit ang laban nila. Pero nang ibabaw ang lupit ng boxing style ni Conor McGregor. Kita sa mukha ni Nate ang lakas ng mga suntok niya. Dahil halos mapuno ng dugo ito noong laban nilang iyon. Inabot ng 5th round ang laban at nanalo si Conor nang iboto siya ng mga hurado. Sinulit ni Conor ang pagkakataon. Dahil alam niya sa sarili niya na nasa kanya pa ang momentum. Halos 3 buwan matapos ang ikalawang laban nila ni Nate ay nakalaban naman ni Conor si Eddie Alvarez na isang champion sa mga panhong iyon. Gaya ng nakasanayan ay mainit agad ang asara nila ni Alvarez. Kagaya ng dati alam na agad ni Conor na siya ang mananalo dito. Ika pa nga ni Conor kay Alvarez ay swerte nga daw ni Alvarez dahil siya ang susunod itong makakalaban. At kikita daw si Alvarez ng malaking pera sa kanya. November 12, 2016, ito ang oras para malaman kung talaga ba ang kayang talunin ni Conor si Alvarez. Ipinakita ni Conor ang galing ng kanyang boxing style at naging epektibo naman ang leg kick ni Alvarez. Pero hindi naging sapat ang kakayanan ni Alvarez para talunin si McGregor. Ilang beses natumba si Alvarez dahil sa lupit ng mga pinakawalang suntok ni McGregor. Sumapit ang second round. 3 minuto ang nakalipas ay na-knockout na nga si Alvarez at tinanghal si Conor na nanalo sa laban. Kauna-unahang pagkakataon na may nakakuha ng 2 belt sa magkasunod na laban sa UFC. Walang nakagawa nito kundi si Conor McGregor lang. Matapos ang laban ay hinanap agad ni Conor ang second belt at tuwang-tuwa dahil sa kanyang nakamit. Maraming nagsasabi na sa pagkakataong ito ay nawala ang dating humble na Conor McGregor na nakilala ng madla. Noon kasi kahit malakas itong mangasar ay hindi nawawala ang paggalang nito sa kanyang kalaban. At ika pa ng iba ay lumaki na ang ulo nito matapos ang laban nila ni Alvarez at nag-iba ang ugali nito at sobrang naging hambog. Isang taon ang lumipas na walang laban si Conor. Ilang buwan pa ay makakalaban nito si Khabib. Business as usual, malakas pa din ang pang-aasar ni Conor sa kanyang makakatunggali. Idinamay pa nga nito ang pamilya ni Khabib at relihiyon, pati na rin ang bansa. Ang mga pang-aasar ni Conor na ito ay hindi nagustuhan ni Khabib at sobrang inis ang kanyang naramdaman dahil dito. Kumpiyansa naman si Conor na gaya ng dati ay tatalunin niya ang kanyang makakalaban. October 6, 2018, ang laban ni Khabib at Conor.
ito ang araw na magbibigay sa kanya ng aral na hindi niya malilimutan. Hindi pinagbigyan ni Khabib na makabuelo ng mga suntok si Conor. Puro takedown ang ginawa ni Khabib para maiwasan na makaporma si Conor dahil alam niya na malaki ang chance niya kung wrestling ang taktika na kanyang gagamitin. Kita sa laban, nalamang dito si Khabib at hingal naman si Conor. Ilang sandali pa ay natalo si Conor kay Khabib dahil nagtap ito ng ilang beses sunod-sunod para sabihing suko na siya. Halos ayaw pang abitawan ni Khabib si Conor at pagkatapos ng laban ay nagkagulo pa at nasuntok pa si Conor at si Khabib naman ay nakipag-away sa labas ng octagon. Pagkatapos ng labang ito ay madami ang nakamiss sa The Notorious ng Ireland sapagkat matagal-tagal na din itong walang laban. Sa palagay ko ay sa mga panahong ito ay natuto na si Conor sa kanyang kayabangan. Pansin ito ng nakararami dahil bago ang laban nila ni Donald Cowboy Cerrone ay hindi na ito hambog kagaya ng dati. Hindi na din ito malakas manglasar. Natalo man si Conor kay Khabib ngunit marami pa rin nag-aabang sa kanyang mga laban. January 18, 2020, naganap ang laban nila ni Cowboy. Sa unang arangkada pa lang ay kitang handang-handa dito si Conor McGregor. Nagpakawala ito ng malulupit na shoulder strike na agad namang nagpadugo sa ilong ni Cowboy. At ilang sandali pa ay tinamaan ni Conor si Cowboy ng malakas na sipa sa mukha na agad na sinundan niya ng malalakas na suntok at di naglaon ay natumba si Cowboy. Sinulit ni Conor McGregor ang pagkakataon at pinaulanan si Cowboy ng mga suntok at ilang sandali pa ay itinigil na ng referee ang laban. Wagi si Conor McGregor sa labang ito at ika ng iba ay the king is back at madami ang natuwa sa pagbabalik ng tinaguriang hari ng combat sports. Si Conor McGregor ang patunay na kahit anong hirap ng buhay ay kailangan nating magtiis at magsumikap. Be positive palagi. Masama mang sumuway sa magulang pero naging daan ito sa kanya para maabot ang kanyang mga pangarap. So guys, sana ay may natutunan po tayo sa kanyang kwento. At dyan po nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Gaya ng dati, kung may mga topic na gusto ninyong mapag-usapan natin sa future, ay huwag kayong mahihiyang mag-comment down below. Salamat sa pakikinig. Sa susunod muli, paalam!